Ano po una ninyong reaksyon matapos natin marinig na mismo si Pangulong Duterte umaamin na malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa China, kaya isa to sa mga dahilan hindi siya magawang maging matapang sa China sa issue sa West Philippine Sea? Well, kumbaga, matagal na rin nating in-expect yan at sinasabi yan, no, na ganyan nga ang mangyayari kung sakaling magkaroon ng parang increase, no, dun sa hidwaan dyan sa West Philippine Sea. Nung pa man, mga nakarang taon na, ang mga kritiko po ay nagsasabi nga na baka umabot tayo sa punto na hindi makapagsalita ang Pilipinas dahil nga dito sa mga promise ng China sa kanyang mga infrastructure aid o kaya utang at kung ano-ano pa. So parang hindi rin tayo nagugulat na ganyan yun ang sasabihin niya at yun yung magiging paliwanag sa kanyang katahimikan. Mm-hmm. Pero given na nga po na ganito ang pakiramdam ng Pangulo sa posisyon ng Pilipinas versus China, paano po ba natin pwede pang magawang maging matapang para maipaglaban yung karapatan po natin sa ating karagatan? Well, parang sa mga ano rin yan, kumbaga sa magkakaibigan, no? Hindi ko mo magkaibigan kayo ay papayag kang maabuso ka, di ba? Hindi rason yung utang na loob na yun, o hindi rason yung pagiging mga kaibigan para payagan mo na basta na lang kukunin ng kabila yung karapatan mo at yung mga likas yaman mo. So hindi tayo dapat matakot din na maging matapang, hindi tayo dapat matakot na maging firm, no, na maindigan tayo sa ating karapatan. Nasa ano naman yan, nasa kumbaga nasa diskarte kung paano mong ipapahiwatig ang iyong posisyon, no, at paano mong paninindigan yung iyong karapatan. Mm-hmm. Kasi attorney, kung magiging legal lang tayo sa pagpaghahain ng mga protesta, nasa more than 80 diplomatic protests na po ang naihain ng gobyerno laban sa China pagdating pa rin sa issue ng West Philippine Sea, meron pa bang magagawa pang iba? Kasi parang, if I'm not mistaken, wala pa pong nagagawang usad o any development patungkol dito sa mga diplomatic protests laban sa China. Well, una po yung diplomatic protest, parte talaga yan ng pakikipag-ugnayan sa mga ibang bansa, no? So normal lang po yan. At kahit na naka-80 na o kahit na dumami pa yan, umabot yan ng ilang daan, no? Kahit paano nagkakaroon naman po ng epekto yan. Kasi sa ngayon, pag tinitignan po namin yung, kumbaga yung mga posisyon ngayon ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, mayroong pagbabago din, eh. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na talagang dagsang-dagsa sila at pasok silang lahat sa loob ng ating West Philippine Sea, no? Ngayon po, marami po ang lumalayo o kaya ay nasa labas. Kumbaga nabawasan naman yung kanilang presensya. Tapos, yung ating pong mga government ships and aircraft ay patuloy naman po at malaya naman pong nag-cooperate ngayon, nag-conduct nga po ng drills or exercises, no? Kakaiba po yan dahil nung mga nakarang taon hindi ginagawa yan ng gobyerno. Kaya nagkaroon naman ng improvement at nakita naman natin na mayroon talaga tayong magagawa kahit konti. At kahit sa ngayon, kung sa ngayon ay konti pa yung epekto, eh dapat lang dyan ay tuloy-tuloy para nga maging mas effective at magtuloy-tuloy talaga yung ating assertion at exercise ng ating mga karapatan. Pero ang China po, may pahayag na po sila, pinapaalis po nila ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, particular yung gumagawa po ng mga maritime patrols. Ano dapat nating tugon dyan? Well, siyempre po, hindi natin sila papansinin dahil wala naman silang karapatan na paalisin tayo doon, no? Yan po ang West Philippine Sea, yung pong area particularly kung saan nag-operate yung ating Coast Guard at BFAR sa ngayon. Wala po talaga silang karapatan para paalisin yon. Lahat po ng bansa pwede pong magkaroon ng karapatan sa sarili niyang EEZ and Continental Shelf. So tama lang po na in-exercise natin yung mga karapatan natin na yan. Mm-hmm. Kasama ko po si Johnson Manabat, Partner Johnson. Arnie, magandang umaga. Si Johnson po ito. Hi, good morning, Johnson. Opo. Kayo ho ba'y kontento doon sa nagiging tugon ng pamahalaan or ng Defense Department in particular doon sa naging panawagan ng Chinese government na huwag nating palalain ang tensyon sa West Philippine Sea, paalisin ang maritime patrols na isinasagawa ng tropa ng gobyerno? Well, yung pong maritime patrols natin, una sa sarili nating katubigan yan. So tayo po may karapatan mag-conduct ng mga maritime patrols na yon. Pangalawa po, yung patrol na yon, ang purpose niya ay para nga matingnan natin kung sumusunod ang China dun sa batas internasyonal at kung tumutugon sila dun sa ating mga protest, no? So tama lang na ginagawa natin yun para naman hindi tayo
kumbaga hanggang salita lang, dapat nakikita natin na umaaksyon din tayo, no? At ang China man ay kumuresponde. So ang problema po dito siguro ay yung ang China mismo ang ayaw kasing tumugon dun sa ating mga hiling, no? At yung ating hindi siya nirerespeto sa ating karapatan. So dapat lang natin gawin to hangga't makita natin, hanggang masatisfy tayo na nirerespeto na niya yung ating mga karapatan doon. Opo. Paliwanag nga ho ninyo sa amin, Attorney Director, yun hong pagpa-file natin ng sangkaterbang diplomatic protest, ano ba nangyayari ho doon at ano bang saysay ng pagpa-file ng diplomatic protest sa bawat maling galaw ng China sa teritoryong pag-aari naman ng Pilipinas? Well, una po yung diplomatic protest, no, gaya na sabi ko kanina, pati po talaga yan ng pag-ipag-ugnayan sa ibang bansa. Kumpaga, parang isina sa papel mo, ginagawa mo sa papel, yung communication mo, no, imbis na verbal lang, talagang formally hinahain mo sa kanila. At ito ay nagpo-form ng isang record, no, parang kumbaga public record yan. That way, yung legal position mo, yung diplomatic position mo ay klaro, nasa papel. Tapos, hindi nila masasabi na, kunwari, meron kang ginawang salungat doon, no? O kaya pumayag ka naman due to your silence sa position nila. Hindi nila masasabi yon, no? So, yung legal position na pre-preserve, no? At dahil doon, yung kakaibat na aksyon natin, o kagaya niya, yung pag-exercise natin doon sa lugar, yung pag-assert ng ating mga karapatan doon, parang sinusuportahan niya yan, no? Kumbaga, words are followed by actions, no? So party lang po yon, no, ng overall na positioning ng Pilipinas, no. So wag po tayong mabahala kung kumbaga kinokonta nila yung protest, no, na pagkatapos natin magsalita meron silang isusumbat din na counter, no. Normal lang po yon. Pero ang importante po sa pamamagitan ng ating aksyon, lagi nating sinusuportahan kung ano yung posisyon na hinain natin doon sa diplomatic protest. At pag putuloy-tuloy yan, no, yan po yung magiging parang ebidensya kung ano talaga yung paano talaga tayo nakikipag-ugnayan sa China pagdating dyan sa issue na yan sa West Philippine Sea. Opo. Kumbaga ho sa magkapitbahay, Director, ay kapag ikay inaabala ng kapitbahay, pwede kang magbablatter sa pulisya para maiput o mailagay on record kung anong nangyayari sa inyong community. Opo, opo. Although walang blatter, pero parang ganoon na nga po, no? Na nagkakaroon talaga ng record. Opo. Isa pa, Attorney, panghuli na lamang po, doon ho sa naging suggestion ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na instead na hayaan ho nating swarming na mga militia vessel ang naririyan sa teritoryong pag-aari ho natin, ay hayaan daw ho natin ang mga mangis ng Pinoy ang mas maramdaman ang presensya dyan sa teritoryo po natin. Yun ba'y pabor ho kayo na gawin po na ating mga kababayang mangingisda? Pabor po ako doon kasi nga ang nangyayari, ang strategiya ng China ay paalisin yung ating mga mangingisda para mawalan tayo ng presence dun sa lugar. At kung wala tayong presence, kahit civilian presence, nagagawa nila kung anong gusto nila, no? So dapat lamang na yung ating mga mangisda, ating pong taong bayan, ay nandun sa lugar natin, dun sa West Philippine Sea. At dapat nga silang bigyan din ng protection at tulong ng ating gobyerno para nga ma-maintain yung kanilang presence doon. Noong pong 1970s, for example, tayo po talaga ang pinakamarami at pinaka-aktibo dyan sa Calayan Island Group na nangigisda, no? Yung mga ibang bansa po, paminsan-minsan lang nakikita. Pero after mga 1980s, 1990s, parang nabawasan po talaga yung ating presensya dyan dahil nga po natatakot sila dun sa kabila naman, no? Na dumadami sila, lumalakas sila. At tapos yung mga pangisdaan, inuubos tong kabila kaya hindi na nila nababalikan. So dapat lang po na sabihan ng gobyerno ang ating mga mangisda na lumayag sila dyan sa mga lugar nila at dapat rin lang na bibigyan sila ng protection. Opo, yun ho kasi ang inaalala ng mga mangisda. Baka gustuhin man nilang mangisda sa teritoryong atin naman talaga, kung wala naman ho silang maramdamang proteksyon na nagpapatrulya kasabay ng kanilang pangisda, baka makadagdag lamang ho sa tensyong meron tayo ngayon. Well, yung nga pong, kaya nga po dapat hindi nangyari na kumbaga umatras tayo doon sa West Philippine Sea sa pagpatrolya doon, no? Mga ilang taon na hindi nakaka-operate, nag-ooperate masyado yung Coast Guard, for example, at pinapansin nga sila bang isda, no? So tama naman po yung pananaw ng ating mga isda, dapat talagang may kasama sila na
galing sa ating gobyerno para nga hindi magkaroon ng tension. Kaya naman kasi nagkakaroon ng tension nitong mga nakaraang taon, eh talaga yung China kasi nag-i-interfere siya doon sa ating mga fishermen o pinapunta ka ng warning shot pa nga nung dati, tapos meron pang mga binangga o kaya binabantaan, no? Binablock po yung kanilang paglayag. Yan po nakakakos ng tension, hindi yung presence ng ating mga government ships, no? hindi yung Coast Guard at hindi yung Navy natin. Kasi nasa sarili naman tayong katubigan eh. Alright. Director, maraming salamat po sa oras po ninyo at magandang umaga po. Okay, welcome po at magandang umaga din po sa lahat.